Hi guys, Carlos nga pala ulit ng unboxing and everything. Sa video na ito, ituturo ko kung paano natin i-config yung ating TP-Link TL-WR844N na in-unbox last week ng aking missis. So tara, mag-start na tayo. Okay, ito yung ating TP-Link TL-WR844N. Ayan, maliit lang siya guys, makikita nyo. Ayan, may dalawa siyang antena. Ito yung mga kanyang LAN port. Ayan, at ito yung kanyang WAN port. Itong maliit na itim na to guys, reset button yan guys, okay. Tapos dito naman sa likod guys, makikita nyo yung kanyang WiFi password. Okay, magagamit natin yan mamaya pag magkoconfig na tayo. Nandito rin yung address ng kanyang admin. Pasensya na guys, medyo mahirap i-focus. Pero ang ano nyan, site nyan is tplinkwifi.net. Itong router na to guys, merong apat na modes. Router mode, AP mode, WISP mode, tsaka range extender. Okay, ang gagamitin lang natin na modes ngayon is yung router mode. Okay, dahil pang personal use lang siya. So tara. Okay guys, nandito na tayo ngayon sa aking desktop. Ayan. So na-set up ko na rin yung ating TP-Link TL-WR844N. Ayan, ang gagamitin natin sa kanya is yung kanyang WiFi. Pwede nyo siyang i-config through WiFi or UTP cable. Pag sa UTP cable naman guys, kailangan nyo isasaksak nyo lang siya sa LAN port ng ating TP-Link WR844N and then irerekta nyo siya sa Ethernet port ng inyong PC or laptop. Ganun lang siya kasimple guys. Ito sa akin kasi naka WiFi, so sa WiFi tayo kukonek. Yung password ng WiFi naman guys, makikita nyo nasa likod siya. Okay, yung sticker na pinakita ko aganina, nandun lang siya. Medyo malabo lang kasi hindi hirap maipocus yung aking phone. So ayun. Okay, so tara, mag-connect na tayo. Ang una muna natin gagawin is WiFi. And then, ito siya guys, TP-Link 900C. Pero iba-iba to guys ha. Pero dito ako connect. Tapos, na-type ko yung password na nasa likod ng TP-Link WR844N. 95172224. Connect. Antayin natin mag-connect. Ayan guys, mapapansin nyo, no internet secured nakalagay. Kaya siya no internet secured kasi hindi ko pa siya sinasaksakan ng UTP cable papunta sa aking ISP modem. So, ang ilalagay natin dito sa browser natin para ma-access yung kanyang admin is 192.168.0.1. Ito yung magiging default IP address niya, guys. Yung TP-Link wifi.net. Ayan, ma-access niyo lang to guys pag may internet na tong ano natin, TL-WR844N. So itong aking kasi wala pang internet, so dito tayo magbe-base sa kanyang default IP address na 192.168.0.1. Ayan, hintayin natin siya mag-load guys. Ayan, makikita nyo yung TP-Link wifi.net, hindi lumabas yung kanyang admin. Dapat dito may internet connection siya. So, i-close natin siya. Ayun, nandito na tayo ngayon sa admin config. Unang gagawin natin is yung password ng ating router. Ayan, nasa sa inyo guys kung ano ilalagay nyo yung password. Basta huwag nyo kakalimutan yung password. Okay, let's get started. Ayan, hintayin natin siya ulit mag-load. Ayun, nandito na tayo ngayon sa quick setup niya guys. Select your time zone. Ito yung time zone natin dito sa Pilipinas. Dito tayo sa Beijing. Plus 8 tayo, okay? Then next, skip natin kasi wala tayong internet. Tapos ito naman yung ating WiFi, okay? Network name, SSID. Ito yung kaganina na nandito, yung WiFi name niya. Kapalitan nyo to guys kung anong trip nyo. Halimbawa, friend, family. Kaya kung ito yung nilagay ko guys kasi personal use lang naman siya. Hindi siya pang pito WiFi. So nasa sa inyo na guys kung ano ilalagay nyo. Huwag nyong i-check tong hide SSID guys ha. Kasi once na i-check nyo to, hindi nyo makikita yung WiFi nyo. Okay? Password, kahit ano, kung anong trip nyo. Password 123. Ayan. Next. Okay? I-verify nyo lang yung config nyo. Then next. Ayan. Magre-restart na yung kanyang WiFi. So, mamaya-maya madi-disconnect tayo. Hintayin lang natin matapos. By the way guys, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aming YouTube channel, Unboxing and Everything, subscribe na guys. Marami kaming tutorials, unboxing videos na ina-upload dito 2 times a week. So tara, subscribe na. Ayan na siya guys, may lumabas na ganito. So magre-reconnect na tayo. Ayan, mapapansin nyo yung wifi natin na wala. Click lang natin, hanapin natin. Ayun, Ren Family. Ayan, andyan pa rin siya pero ito siya, makakonnecting. Pero hindi ka na makakonnect yan guys. Ayaw na mag-connect. So, dito na tayo pupunta sa pinalitan natin yung SSID. Ayan. Tapos yung password natin. Password 123. Next. Kaya natin mag-connect. Ayun. Connect na siya guys. Mapapansin nyo, wala pa rin internet. Okay. Kasi wala talaga ako nilagay na internet cable para sa kanya. Okay. Dito na tayo ngayon sa admin config natin. Click lang natin connected. Ayan na siya. Reconnecting WiFi. Tayo ulit natin siya matapos guys.
Ayan, no internet connection. Okay, yun yung kaganina ko pa sinasabi. So, skip lang natin to guys. Ayun, tapos na yung pag-setup natin guys. Once na maglagay kayo ng UTP cable dito sa ating TP-Link TL-WR844N, automatic magkakaroon na yan. Okay, try ko lagyan. Makikita nyo. Okay guys, so kinonect ko na yung ating internet cable. Ayan, makikita nyo connected na siya. So, try natin kung may internet na siya. Email.com. Ayan, so okay na siya. Okay. Ngayon, i-access ulit natin yung kanyang admin. Okay. Pag tinype natin yung 192.168.0.1, hindi na siya lalabas, guys. Kasi yung ISP modem natin, yung default IP address niya is 192.168.0.1. So, ang gagawin natin para makita natin yung panibagong IP address ng ating TP-Link WR844N, open tayo ng CMD. Then, type nyo lang, guys, is IP config. Ayun, makikita nyo yung default gateway. Ayan, ito na yung magiging IP address ng ating TP-Link WR844N, okay? Ito yung gagamitin natin na address para makonfig siya. So, makikita nyo, papalitan ko ito ng, yung 0 ng 1. Ayan, diba? So, yung local password, ito yung kaganina kong nilagay. Ayan. So, nandito na ulit tayo sa ating admin. Okay, ito yung unang bubungad sa inyo guys once nakapasok na kayo ulit sa ating admin. Okay, itong sa network map, makikita nyo connected. Ayan, dynamic IP. Kaya dynamic guys, kasi pambahay lang to guys, automatic na siya. So, once na nakita-setup nyo na siya, yung katulad ng kaganina, tapos sinalpakan nyo siya ng internet cable na galing ISP, automatic, magiging dynamic na siya kagad. Okay? M, internet connection type, dynamic. Ayan, pwedeng static, pwedeng PPPoE. Ayan, L2, TP, PPTT. Okay? Dito lang tayo magpo-focus sa dynamic, guys. Kung may static kayo, static IP, yung manual IP, ayan, pwede nyo rin gamitin. Kung meron kayong PPPoE account, ayan, pwede rin, guys. Etong dalawang to, guys, para sa mga VPN to, guys. Okay? Wala tayo niyan. So, hayaan lang natin siya. Dito lang tayo sa may dynamic. Okay? MAC clone, hayaan lang din natin to, guys. Default MAC address. Ito yung mismong MAC address ng ating TP-Link WR844N. Okay? So, wireless. Ito yung kaganyan natin sinetup. Okay? Wala na tayong gagawing ibang bagay rito. Hayaan lang natin. Pupunta na tayo ngayon dito sa advanced. Ito yung modes na sinasabi ko kaganina na apat. Router mode, access point mode, range extender mode, and WISP mode. Okay? So, naka-router mode lang tayo ngayon kasi pang bahay nga lang siya. Pero kung gusto nyo i-setup ng access point mode, range extender, o kaya WISP mode, pupunta lang kayo dito sa advanced, then operation mode. Pipili lang kayo dyan, guys. Madali lang yan, guys. Parang nag-quick setup lang din tayo kaganina ulit. Okay? Network status. Ayan, makita nyo siya connected na siya. Ito yung sinasabi ko kaganina na dynamic IP. Yung automatic siya na bahalang magsiset ng mga IP address. Okay? Ethernet. Ito yung kaganina. Wala na tayong gagalawin dito guys. Okay? LAN. Ayan. Ito yung kaganina na sinasabi ko sa CMD natin. Kaya naging 1.1 siya. Okay? Pwede nyo yung palitan to guys. Kung halimbawa 192.168.10.1. Yan. Pwede yan. Depende sa inyo kung anong trip nyo guys. Pero ito yung magiging default nya. Once na irerekta nyo na siya sa ISP modem nyo. Okay? Pwede chip server. Wala na tayong gagawin dyan. Wireless settings. Ayan. Kung gusto nyo magpalit ng SSID, pangalan yan. Dito nyo lang papalitan guys. Halimbawa, De La Cruz Family. Ayan, dito lang siya papalitan, okay? Security, personal, ito lang pipiliin nyo. Then version, auto nyo lang. Encryption, AES, ayan. Tapos yung password, kung anong trip yung password, kung gusto nyo palitan, ayan. Wala na kayong gagalawin dito guys. Sa channel guys, depende sa inyo. Pinaka magandang channel, I think 6, kasi ito yata hindi nag-overlap na channel. Pero pwede nyo iset ng auto lang yan. Okay, transmission power, high lang lagi. Then, kiklik nyo lang itong save. Ito sa akin, hindi ko na ikiklik kasi wala naman akong babaguin dito. Okay? Yun lang guys. Itong mga to, wag nyo nang gagalawin to. Parental controls. Ito, pwede itong galawin guys. Kunyari may anak kayo nagwa-wifi. Ayan. Kunyari, rin. Pwede kayong gumawa ng account dito. Ang purpose kasi na ito guys, parang i-schedule nyo yung wifi. Tapos lalagyan niya ng mga pwede siya mag-block ng website, ganyan. Dito nyo lang siya gagawin, guys. So, pag ang name, kunyari itong sa anak ko, then, click nyo yung add sign. Ayan, kunyari, itong PC ko. Add. Then, next.
Ayan, makikita nyo block content, block all website with specific keywords. Ayan, kunyari magbablock kayo ng porn site. Ayan, kunyari ibablock yung Facebook or YouTube. Dito nyo lang siya gagawin, guys. Okay, kunyari youtube.com ibablock natin. At ayan, pwede pa kayo mag-add ng iba, facebook.com. Ayan, pwede, click nyo lang yung next. Ayan, tapos ito na makikita nyo yung time limits. Ito na yung sinasabi ko na i-schedule nyo. Halimbawa, nag-aaral yung anak nyo online class, kung gusto nyo hindi mag-Facebook, ganyan, at dito nyo lang siya gagawin. Okay? Monday to Friday or Saturday to Sunday. Ayan. Tapos oras, depende sa inyo kung anong trip nyo. Ayan. Ayan, pwede rin to kahit pagtulog, pwede rin nyo rin i-block. Kunyari, ang tulog ng anak nyo alas 9. Kung gusto nyo hindi na siya makapag-internet, Facebook, ayan, dito nyo lang siya gagawin. Okay? So, i-ex ko na to kasi hindi ko naman to kailangan, so X ko na. QoS, eto, dito naman tayo magsiset ng ating mga bandwidth limit. Okay, i-check nyo lang tong enable. Ayan, makikita nyo sa upload bandwidth, depende sa inyo kung ilang trip nyo. So kung ilalagay ko 10 MB 10 Mbps, ayan, ayan lang yung magiging speed. Okay, nalalabas dito. Ngayon, priority kung sinong kung gusto mo lang ma-limit, ayan, enable nyo lang yan. So, ibig sabihin ng priority kung sino mismong uunahin niya. Halimbawa, may 10 user na nakakonect sa WiFi nyo. Okay, tapos kunyari itong PC ko yung naka-priority. Ngayon, yung natitirang siyam, yan, nagda-download, ganyan. Ang mangyayari niyan, itong desktop ko yung ipa-priority ng TP-Link natin. Okay, kumbaga, imbis maubos tong speed natin, ang mas mapapriority ng speed natin itong desktop ko. Okay, siya yung mismong parang mauunang gumamit ng mga internet connection compared dun sa cam na natitira. Okay, ayan, pwede nyo rin iset yung oras kung ilang, kung anong oras siya pwedeng maging priority. Okay, eto sa akin, hindi ko nagagalawin to, so enable ko na lang. Security, ayan, eto yung mga basic na security ng ating router. System, yan, firmware. Kung may bagong update yung firmware niya, dito nyo lang siya, guys. Ito yung administrator. Ito yung kaganina na naglagay tayo ng password kung gusto nyo baguhin. Tapos time, okay na yan, basic na yan, reboot. Ayan, dito nyo i-restart yung router. Pwede rin kayo mag-schedule ng reboot. Okay, halimbawa, pwede nyo i-reboot yung router nyo per month. Ayan, kung trip nyo. Ayan, dito nyo lang siya babaguhin. So, ganun lang kadali mag-setup, guys, ng ating TP-Link WR844N. Paalala ko lang, guys, itong setup na to is pang bahay lang, okay? Hindi to pang piso WiFi. Although, pwede rin siyang pang piso WiFi, guys. So, kung gusto nyo sa piso WiFi, change nyo siya ng active point mode or, eto, router mode. Pag router mode naman, guys, kailangan nyo lang i-disable yung DHCP, okay? Then, yung password ng ating WiFi SSID, aalisin nyo. Nagawin yung none. Ganun lang siya, guys. Then save. Okay? Sa access point mode naman, guys, parang same lang siya ng quick setup natin. Rekta WiFi na siya agad. Depende na lang kung lalagyan nyo ng ano, ng password yung SSID. Then okay na siya agad. Itong range extender mode naman, guys. Halimbawa, itong ISP connection ko, guys. Paglipat ko dito sa kwarto, medyo mabagal. Pwede nyo siyang extend gamit yung TP-Link WR844N natin. Then lalakas yung signal ng ating ano, WiFi na nanggagaling sa ating ISP modem. Etong WISP mode naman, guys. Halimbawa, may kapitbahay ka na may AP, okay? AP ibig sabihin yung access point. Pwede nyo siyang i-connect doon kung alam nyo yung password noon. And then, pag nilagay nyo na itong router na TP-Link WR844N sa bahay nyo, automatic magkakaroon na siya ng internet, okay? Nang walang ginagamit na wire, okay? So, ganun lang siya kadaling i-setup, guys. Pag nag-setup kayo na ito, guys, pipiliin nyo lang yung mismong SSID kung saan kayo kukonect. Kung ano yung password niya, then yun, in-next-next nyo lang, then okay na siya kagad. Okay, kahit hindi na kayo magsaksak ng UTP cable dito sa TP-Link WR844N, automatic magkakaroon siya agad ng internet. So, yun lang yung ating setup ngayon, guys. Inulit ko, kung hindi pa kayo napag-subscribe sa ating YouTube channel, Unboxing and Everything. So, kung may mga katanungan pa kayo sa topic natin ngayon, comment lang kayo, guys. Araw-araw naman kami nagre-reply. So, ayun lang, guys. Carlos nga pala ulit ng Unboxing and Everything. Maraming salamat.